Ito ang ating next repair. So, ang problem na ito, shorted daw. Shorted problem. Dalawa to. RTX 3070 MSI, saka isang palit na 1050 garbage display. Ayan, sabi, una daw ayusin itong RTX. Ayan, so, repair natin to. This is number 916 sa pila ng repair. Ayusin itong isa RTX na to. Sipon ng init, mainit, tapos uulan. Ito yung klase niya, MSI RTX 3070. So, yun. BTOS, 8GB to guys. So, testingin natin. Test rin. So, okay naman. Okay, good. Shorted. Saklap. Dito, 12 volts. 2.3. Hindi naman. Okay. Backlash. Nabuksan na rin ito pala guys, so galing na sa repair. Nabal na siya. Mukhang galing na sa paggawa. Wow, patay tayo dyan sa black dust. Delikado to. So, ang MSI na ganito ay sisirain ang memory. Sisirain ang memory ng MSI. So, sertihan kung nag-blow agad yung MOSFET. Kaya lang, pag nag-blow yung MOSFET ay dahil sira yung memory. Ay, wala din. So, mapait pa rin ang palaran. Kasi ano siya, block test sa memory saka GPU chip. Wow, ang dumi. Wow, ang itim. Thermal pad ang dumi.
natin kung ano ang floated. Wow, ang itim. Hindi ko makita ang floated. Talagang masisira to. Tsura pa lang yan. Ganda itim. Nakatago sa kaitiman. Ay, black dust ang nakasira dito. Ano kaya siya nasira? Ayun! Isa, dalawa, patay tayo dyan. Dalawa po guys ang ating bloated, isa, dalawa, so maaaring tatlo pa yan kasi pag inano na yan, pag yan ay tinanggal tapos kinabitan, baka itong isa short, itong malimit itong sa dulo natin, so nakasira po sa kanya. Ayan, kung napapansin nyo man, itim na itim, black dust po, nabasa. So tabing highway siguro to, palagi yung ganitong MSI na nare-repair ko or galing ito sa mining. Ito, lakdas din. Kita. Pati sa memory. Ang nakakill sa kanya is lakdas. Eh. So, yun ang malungkot niya. Ang ano nito, ang masama. Kung sira din yung PWM. May na-repair kasi ako nito eh. Magbo-blow lang yung MOSFET. I think wala ditong donor na gantong modelo. Lahat ay kinuha. Ang meron dito yung triple pan donated. Ah, saka yung big pan. Big pan at saka hindi siya gantong style. Mga RTX dito, tripan ang available. Yung mga dinonate. Saka yung mga malalaki kasi siya. Yung tripan, malalaki yung PCB. Ito siya. Oh. Nasaan na yun? Ayan o. Oh. Ganto siya kalalaki. Ganto. Ayan, as you can see. RTX. Ito kasi maliit lang eh. Maliit na version. Beatus eh. Beatus. Ay, tatlo. Tatlong MOSFET yan. Panigurado guys, tatlo yan. Pag mga ganito. Mga madalas na repair ko. Basta nagsira yan ng isa. Minsan, dalawa yan. Yung katabi niyan sira din. Overheated na. Hindi lang nag-blow, hindi lang pumutok. Tapos, minsan naman yan, pinaltan mo siya. Bigla may bubulo pa isa dyan. Kasi, kasama yon. Ano yun eh, change change value na kasi yun, guys. Kaya, hindi lang nagputok o hindi lang nakasabay. Kasi, nauna nang mag-short circuit. Yan. Kasi, yung ano niyan, yung mga solder ball kasi, yung pinaka-solder niya, kumalat, nag-short na agad sa ground yung 12 volts sa saka yung ground. Nagdikit na. So, hindi na siya mag-on. Kaya yung katabing MOSFET. Ayan. So, kung malimit yan sa experience ko sa pagre-repair, ganun siya. Isad ng repair natin. Ito. Medyo malaking gastos ito pa ganito. Palitan pa ito, thermal pad. Ginagawa dito, ginagawa ko. Magkapalit ng MOSFET ni Ultrasonic Cleaner. Kasi ano yun eh, pwede testing yun. Ganun tuloy ang bublo ulit yan. Yan ang problema ng ganitong unit. Black dust. Sana, swertihin tayo, hindi nasira yung PWM. Kasi kung nasira ay bye-bye. Ay, medyo mahirap lang ito tanggalin. Itong mga MOSFET na ganito. Minsan naunang mag-bloated yung kanyang capacitor bago yung ano. So, may spare parts sa manda nito. Naunang mag-bloated yung capacitor bago matanggal yung MOSFET. Okay, possible yan. Ito, tatlo na yan magkakadugsong. Or itong isa dito.
So malalaman natin yan mamaya. Tanggalin muna natin tong dalawa. Tapos tapos yan na natin. Tatanggal natin. Dalawa siya eh. Tingnan natin kung may susunod na isa. Kasi pag ganito, sumusunod yung isa. Pagka napalitan. Lalo na sa ano, gigabyte. 3637. Danas na danas ko yan. Kaya hindi ko binabanggit agad sa customer na ano eh. Kasi hindi lang yun ang sira niyan. Kaya tayo, yung mga ganyang MOSFET ay hindi kailangan ng pa-approval sa customer. Kasi mahal din naman ito pag binili. Mas mahal sa ano eh. Kaysa mas mahal kasi yan pag bibili ka ng bago nito. Mas mura kung i-re-repair. Kumpara sa price lang ng mga MOSFET niya. Mas mura pa rin ipa-repair. Kaya repaired muna. Okay. So, tiranin na natin to. Sana matanggal agad. So, taasan natin. 75 ang matanggal. Wait lang. Magyan natin ang barrier ng isa. Hindi masyado ma mainit. Pag naunang pumutok ang kapasitor ay babay. Success. So successfully, tingnan natin, bublow na ba? So hindi pa. Okay, so palitan natin siya agad. Distrain lang natin. Baho, mapuputok na. Ah, hindi pa naman, mabaho lang talaga yung ano. Baho yung tingnan natin kung nawala yung shorted. Ayan. So hahabol pa ang isa nyan pag nagkataon. Okay, wala na yung shorted. Ayan. So tingnan natin mamaya. Ano, so papalitan natin yan, tapos ultrasonic, tapos testing. Ayan. Minsan pag in-stress test mo siya, sakalang humahabol yung isa. Yan, mga tatlong MOSFET yan, manigurado. Palitan na natin. So, kuha tayo dito, bilhin, no? Medyo mahal-mahal lang yung MOSFET.
So medyo expensive regarding pag sa pag mga gantong MOSFET. Medyo expensive. So palitan na natin. Mahal din naman yung video card eh. Kaya expensive din talaga pag may pesang papalitan. So tanggalin natin yung factory. Solder braid. So, medyo masilimuot lang itong mga gantong repair. Finish. Oops. Sakatin lang natin. Tapos, finishing natin siya. Touch. Oops, may natira pa. At palitan. Solder. So, dito muna sa dulo. Ayan. Then, parts. Patay ng parts dito. So, ating pilin, no? Sa pin 1. Sa taas. Ay, tumalisik. So, ang ating orientation ay ganito. Luha natin, 70. Thank you.
Okay, so ito na natin siya. I-retouch natin siya para hindi umangat. Tatanggalin na natin yung mga ano na yan. Kasi pag hindi natin siya tinanggal, aangat yan. Baka kasi babalik sa ilalim yung mga yung mga inang babalik sa ilalim. Isa. Init, napawisan ako. Sa sertihan. Gusto ito unan at ilulubog. Hey. Yan. So retouch by touch.
So, try natin siyang i-clean. Fully punish natin. Kasi wala magkadikit. Okay, so far so good. Itong isa, walang palaong walang hinang. Lagyan ko ng hinang itong isa. Medyo not clear sa akin. Kailangan ko itong retouch. So, gamitan lang natin yung maliit na tip. Kailangan ay maliit ito. Ayun lang. Tapos, hindi pala kumana yung maliit tip. So, malaki pa rin. Okay na. So, let's see.
Ayan. Ayan, so medyo pitted na po siya. As you can see. So, proper pitting. So, ang gagawin na lang po natin ay ibababad sa cleaner na lang siya, guys. Ayan, para finish na po. Okay, so pinagpawisan ako dito. Ayan, so, ang gagawin na lang natin ay kailangan linisin. Ayan, then... Then kung may susunod, magbo-blow na MOSFET ulit. So papalitan lang natin siya. Okay? So malalaman natin mamaya. Kasi yung mga ganito, so siyempre, base din kasi yan sa experience po nagre-repair. Ganun kasi, malimit na nangyayari. Baka kung ilan tapos na sana, di ba? Tapos na ngayon, hindi pa pala tapos. Mabigla pa siyang may lalabas na. So ganun siya. May, ibig sabihin, at least mahina siya. Mahina na yung parts. So, bumigay na siya. Nandito pa lang. Hindi pa nakakalis dito sa shop natin. So, mas the best pa rin. Yan. Kasi, para ano, pangit kasi pag back job na eh. Masyadong back job kasi ano, mabala pa yung may-ari. Siyempre, pamasahe pa yung lalamog. Sagot kasi ng ano eh. May-ari. Okay. So, guys, update ko kayo later for a stress test. Tingnan natin kung anong result mamaya. Okay? So, kailangan po nang tanggalin yung mga dust. So, kailangan natin siyang ibabad for ultrasonic cleaning. Okay? So, as of now, ito muna. Update ko kayo a few minutes. Hello guys. Good afternoon. So, update from Saturday. So, today is Monday, August 16, 2023, 10:11 a.m. Ito na guys yung ating stress test. So as you can see, just wait for a while. Ipakita ko pala yung mga sirang piyasa. Kasi, yun. Ito yung mga siraan niya. 3 pieces BRM MOSFET yung ano niya. So after yung dalawang shorted. So may isa pa pala siyang shorted. Meron pa siyang isang parts na mahina. So yun niya yung ano. Yun siya na-explain ko nung linggo. Anong Sabado. Yan. Asan ba yun? Ito siya guys. Ayan, so ito 3 pieces as you can see. So 1, 2, 3. 3 pieces tapos yung madudumin thermal pad. Black dust yung naging issue niya kaya na-damage. So ayan, may mahirap pag black dust. Tabing highway siguro sila kaya ganun. So ito guys, so finish na pala yung stress test. Ayan. Oops. Ayan siya guys, running siya. So GPU temperature niya guys, yung mga ganitong dual pan, medyo mataas ang temperature. Mas maganda yung tri-pan sa RTX 3070 pataas. Kasi ito, dual pan lang. Malimit talaga ang hotspot nito, guys, is nasa 82 degree, 80 degree. So, yun yung ano niya. Basta yung mga ganitong klase na dual pan na MSI, ha? MSI. Yung ibang unit, iba. So, yan. So, ilan na kasi yung nagawa ko nito. So, pare-pare sila ng issue. Yung pinagawa sa akin nito is tatlo. From mining din siya. From Negros siya. Bali yung nagawa, isa lang. Yung dalawa, so sira na yung chip. Ang issue niya, from mining kasi, black dust din, ganito rin yung issue. Itim na itim yung pinaka-dust niya. Tinanong ko, tabing highway daw. So, sa mining ginagamit. So, yun yung ano na sinadali. Ito, buti hindi pa to nadali. Kasi, kita nyo naman sa unang video natin na may, sa unahan ng video natin na black dust. So, yung temperature niya guys, hot. Mababa lang pala, hotspot pala yung nakita ko. So, ang GPU temperature niya guys, is 72 degrees Celsius lang. Mababa lang pala, nakatingin ako sa hotspot. Yan, yung ganito, mataas ang temperature nito guys, itong gantong model. So, 70 degrees Celsius siya yung GPU trend. Sa ano tayo guys, sa extreme testing. So, yung result ng EPS natin ay 220. So, score ay 5,500 plus. And minimum 20 EPS, maximum EPS is 427. Pero yung running dito guys, is 240, 230, 2340, ganyan, 200 plus. So, yan, 3 EPS siya. So, okay naman yung EPS niya. Ayan, so, yung clock niya, GPU clock. So, 19 yung kanyang GPU clock, 1750 yung kanyang memory clock. So, yan yung running niya. So, pan speed guys is 67%.
Yan, running. Ayan. So, this ang nire-refer natin ay MSI RTX 3070. 8GB po siya, DDR6 Samsung memory, 256-bit. So, kompleto na siya. Computing, OpenCL, CUDA, direct commute, OpenCL, ML, Vulkan, X-ray tracing, lahat. So, kompleto na siya. So, yan yung kanya mga specifications. Okay? So, okay na po siya. So, update sa current lineup ng repair natin. As of now, ito na lang po ang pila natin. Ito. So, kukunti na lang. 20 person na lang po. So, today is October 16. Yan, 27 person na lang yung nakapila natin. Okay? So, okay na. And may laptop pa. Kaya, ano. And okay na ito, guys. So, successfully working na po. Black dust ang naging tama po nito. So, delikado po yung black dust. Kalimitan yung black dust po is tabing highway. Yan yung mga nakaka-damage ng video card. So, delikado yun sa computer, black dust. Kasi yung black dust po, yung galing po siya ng espalto. Ng daan, lalo na pagbago yung daan na kulay itim. Yun, matindi po yun. Mas may okay-okay pa yung black, yung dust na kulay, yung galing lang lupa. Yan, pag yung sa tabing highway, medyo delikado kasi may mga component na siya ng gulong. Yon. So, ayan guys, okay na stress test natin. As you can see, perfectly working. Okay? So, guys, dito na hanggang dito na lang yung updates natin sa video card repair. Yan. So, sisend natin yung sa may-ari yung video. May videoan ko pa rin. Okay? So, ngayon ay August. October 16, 2023. So, nirepair natin yun ng Sabado. So, linggo kasi tayo. Tuwing linggo kasi is rest day close. Okay, so yan po ang ating updates. So I'm inviting sa lahat ng mga bagong salta sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and comment. Okay, so see you in the next repair. Bye!